Part 24. Sir, tumawag po pala si Atty. Sarmiento at nagpapaset up po ng appointment kung kailan daw po kayo maluwag. Actually po, last week pa po sana yun kaso sabi ko on leave pa po kayo nun eh. Eh ngayon po tumawag po uli. I-accept ko po ba? Sabi niyo po kasi na wag na muna akong tatanggap ng any appointment ngayon hanggat hindi niyo po sinasabi. Kaso po kasi, importante raw po sabi ni Atty. Sarmiento. Mahabang paliwanag sa akin ni Ann nang bumungad ito sa pintuan ng aking opisina. Okay, tomorrow morning, I have to go. Simpleng sagot ko rito. Pagkatapos ay tumayo na rin ako at nagpa siyang umuwi na muna sa bahay namin ni Lisel bago pumunta ng ospital. At sa pagkakataong to, ngayon pa lang ako uli makakauwi sa bahay namin simula nung huling araw na umuwi ako noon doon. Nang masaksihan ko tong namimilipit ng sakit ng ulo habang nasa garden. Halos isang linggo na rin ang lumipas at isang linggo na rin ang aking asawa na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising mula nang matapos na maoperahan. Pero sinabi naman ni Miguel na lahat ay normal ang vital sign ni Lizelle na kahit papaano ay nakakahinga naman ako ng maluwag. Na kahit ang aking anak ay medyo bumubuti na rin ang kalagayan. At ngayon nga ay nailipat na rin sa incubator. At doon na hinihintay ang fully development nito. Nabigyan ko na rin ang pangalan ito na sinunod ko sa pangalan naming mag-asawa. Na alam kong magugustuhan din ni Lisel ang pangalang ibinigay ko sa aming anak, Prince Lucas. Napangiti na lang ako. Pagkatapos ay pinaharurot ko na rin ang aking kotse pauwi ng bahay namin ni Princess. Habang nagmamaneho'y hindi ko maiwasang mapangiti habang napapailing na lang. Dahil muli kong naalala yung mga pagkaing palaging nire-request noon sa akin ni Lizel. Ang mga pagkaing kakaiba ang mga lasa na pati ako'y nadadamay sa mga pagkaing kinakain nito. Napabuntong hininga na lang ako sa pagbabalik tanaw nung mga panahong naglilihi pa ang aking asawa. Hindi naman na nagtagal eh, tuluyan na rin akong nakarating sa bahay. Nang maipasok ko na ang sasakyan ay bumaba na rin ako kaagad. Ngunit pagkapasok ko ay nagulat naman ako nang madatnan ko si Sandra sa sala. At prenteng nakaupo sa couch na ikinukunot naman ang aking mga kilay. Nakita ko sa sulok ng kusina si naman ang Sylvia at Sarah na mariin lamang na nakatingin kay Sandra. What are you doing here? Mariin kong tanong dito. I'm just visiting you, LD. Masama ba yun? Almost a month na kasi na hindi ka man lang nagpaparamdam eh. And even my calls and texts, you always ignored it. I want to know lang naman if you're okay. That's why I'm here. And also, nabalitaan ko rin yung nangyari sa wife mo. Gusto ko lang din naman kamustahin. Hindi ba pwede? Waring nagpapaawang sabi nito. Napabuntong hininga naman ako bago nagsalita. Kung yan ang pinunta mo rito, makakaalis ka na. Because as you can see, I'm definitely fine. And even my wife. Kaya maaari ka nang umalis. I'm tired. And mahalaga ang bawat oras ko para sa aking asawa. Malamig kong sagot dito. Saka ko ito tinalikuran. At dediretso na sana ako paakyat nang humawak ito sa kaliwa kong braso. At saka ako nito pinigilan. LD, please. Mahina nitong sabi na muli ko na namang ikinakunot ng kilay. Sa paraan ng pagsasalita nito na para bang may ipinangako ako rito. I said you can go. Get out! Halos pasigaw kong sabi rito na hindi ko na rin napigil pa sa unti-unti kong nararamdamang pagkairita rito. Bumitaw naman ito habang nakatungo. Hindi ko na to pinansin pa at dumiretso ng paakyat hanggang sa nakarinig na nga ako ng tunog ng kotse at alam kong si Sandra yon. Subalit nasa kilagitnaan pa lang ako ng hagdanan ay narinig ko naman ang pagtawag sa akin ni Manang Sylvia. Kaya tumigil ako sa pag-akyat at lumingon dito. Iho, may bisita ka. Si Atty. Sarmiento daw. Sabi ni Manang Sylvia mula sa ibaba ng hagdan. Napakunot naman ang aking kilay sa kung anong ginagawa rito ni Atty. Sarmiento. Dahil sa pagkakaalam ko eh, bukas ko pa ito kakausapin at bukas ko pa ipapaset ang appointment para kay Atty. Tumango na lang ako kay Manang Sylvia at muli namang humakbang paibaba para hanapin ang bisitang dumating. Good afternoon, Mr. Delgado. I'm sorry kung dito na ako dumiretso. Nang malaman ko kasi sa sekretary mo na umuwi ka na eh, nagdesisyon na lang ako na dumiretso rito. Kailangan ko na rin maibigay sa iyo ang bagay na to. Ayon na rin sa kagustuhan ni Mrs. Delgado last week before siya maospital. Sabi nito,
Pagkatapos ay iniabot nito sa akin ang isang brown envelope. Nakakunot naman ang kilay kong tinanggap ang envelope. Binuksan ko yun at kinuhang papel na nasa loob. Ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata at panlalamig na bumalot sa aking buong pagkatao. Hindi ako agad nakapagsalita o kahit ang kumibuman lang mula sa aking kinauupuan na kahit ang aking isip ay hindi agad nakapag-isip na pati ang aking puso ay sumabay sa pagtigil. Nawari bang tumigil sa pagtibok ang aking puso? Kasabay ng mga damdaming yun ay ang pagdaloy ng aking masaganang mga luha. Nasa pagkakataong to ay hindi ko alam ang aking gagawin na hindi matanggap ng aking puso at isip na handa nga talaga akong palayain o handang ibigay ang kalayaan para sa akin na kahit minsan ay hindi ko naman hiniling sa kanya. Na kahit minsan ay hindi ko inisip na darating kami sa puntong to na handang palayain ang isa't isa. Pero hindi ako bibitaw. Hindi ko tatanggapin ang kalayaang ibinibigay ng aking asawa. Handa akong magpabilanggo habang buhay sa kanya. Dahil noon pa lang naman, nasa kanya na ang puso ko. Matagal na niyang hawak ang aking puso. At siya lang ang tanging babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking puso. Kaya hindi ako bibitaw. At hindi ako dapat pumitaw. Lalaban ako. Lalaban ako, baby. Lalaban ako para sa pagsasama natin. At sa puntong to, ako ang lalaban para sa atin. Dahil mahal na mahal kita, Lizelle. My wife! Sigaw ko sa aking isip. Last week she called me about it. Pinapaasikaso niya sa akin ang bagay na yan. Nung una nagtaka rin ako at nagulat. Dahil alam ko, at sa tingin ko ay maayos naman ang naging pagsasama ninyo. Pero nung pinapapunta niya na ako rito, dala ang annulment of marriage ninyo ay saka ko lang nalaman ang naging dahilan ni Mrs. Delgado. Ipinaliwanag niya ang lahat sa akin. Sobrang pagmamahal sa iyo ni Mrs. Delgado, Mr. Delgado. At handa siyang ibigay sa iyo ang kalayaang yan. Kahit sobrang sakit sa part niya. And she gave me this. An audio recorded by Mrs. Delgado. She said I will give it to you with your annulment of marriage. Mahinang sabi ni attorney. Pagkatapos ay iniabot sa akin ang maliit na device na naglalaman ng inirecord nitong mensahe para sa akin. Kinuha ko naman yon mula kay attorney habang patuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha. Mariin kong tinitigan ang bagay na yon na hindi ko alam kung kaya ko ba o handa ba akong marinig ang nilalaman ng bagay na yon. Just call me Mr. Delgado if you're done signing this annulment of marriage with your wife, Mrs. Delgado. Muli nitong sabi, I will not sign the paper because I will not give in to her will to set me free. Mariin kong sagot kay attorney. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito at maya-maya ay tumayo na rin. Okay then, Mr. Delgado, I have to go. If you have questions to ask, don't hesitate to call me. Mahinahong sagot naman ni attorney na hindi na ako sumagot at tanging tango na lang ang aking naging tugon. Nang tuluyan na nga itong nakaalis ay nanatili pa rin ang aking tingin sa maliit na device na hawak ko. Natatakot man sa kung anong aking pwedeng marinig, ay nagdesisyon pa rin akong pindutin ang on button. Hi babe! LD! Look! Asawa ko! Sorry ah, kung ang dami kong tawag sa'yo. Pero alam mo ba, yung mga tawag kong yan sa'yo, yan yung nagbibigay sa akin ng sobra-sobrang kaligayahan. Na, sa'yo ko lang naramdaman. Kung sa bagay, ikaw lang naman talaga ang lalaking tanging tinanggap ng aking puso. Ewan ko ba sa pusong to? Sa kabila ng maraming taon ng lumipas, eh hindi ko pa rin magawang kalimutan. O kahit na minsan, hindi ka nagawang kalimutan. Kasi ganun kita kamahal. Mahal na mahal kita, LD. I still remember when I was 16 years old. At sa edad kong yon, nagawa mo akong pakiligin na lahat ng first time para sa akin ay ipinaranas at ipinaramdam mo. Hanggang sa dumating yung time na sinabi ni Dad na I need to marry someone. Someone na hindi ko kilala. O kahit anong idea, wala akong alam. Oo, umayaw ako nung una. Dahil aaminin kong hindi ko kaya magpakasal sa ibang lalaki. Dahil para sa akin, ikaw lang nais at pinapangarap kong pakasalan.
at makasama habang buhay. Pero alam mo ba nung narinig ko kay ma'am yung last name ng tao na dapat kong pakakasalan, nagkaroon ako ng pag-asa. Pag-asa na sana ikaw yung lalaking yun na matagal ko nang hinihintay. Ang lalaking patuloy kong hinahanap at hinahangad na makasama hanggang sa dulo. Ang lalaking nangako sa akin na babalikan ako. At sa pagbalik na yun ay tuluyan ng aariin. Kasama ng dalawang bagay na tanging iniwan mo sa akin, na patuloy ko ring iniingatan. Dahil yun lang eh. Yun lang ang mga tanging bagay at pangako na laging makakapagpaalala sa akin na minsan akong nagmahal at minsan kong naranasan ng sobra-sobrang kaligayahan. At yun ay dahil sa'yo. Kaya nung araw na nakita kita, yun na yung araw na pag-uusapan ang kasal natin. Aaminin kong nabigla ako. Oo. At hindi ako agad nakakibo na para bang hindi ko agad mapaniwalaan na ang lalaking matagal ko nang hinahanap at matagal ko na rin hinihintay ay nasa harap ko na. Nasa harapan ko na at handang pakasalan. At eto nga. I'm yours, Mrs. Luke Delgado, and you are my husband. Na hinding-hindi ko magagawang pagsisihan na nagpakasal ako sa'yo. At hinding-hindi ko makakalimutan na minahal kita. Minahal ng sobra-sobra. At hindi ako magsasawang iparamdam sa'yo ang pagmamahal kong yun. At kung gaano kita kamahal, asawa ko. Ngunit sa pagkakataong to, ay hindi ko alam kung makakaya at mapaninindigan ko pa ba ang pagmamahal na yun habang buhay. Dahil sa kalagayan ko ngayon. Pero ganun pa man, hindi kita makakalimutan at babaunin ko hanggang sa kabilang buhay ang pagmamahal ko para sa'yo, sa inyong dalawa ng ating anak, na sana'y mahalan mo rin ng higit pa sa pagmamahal na ibinibigay ko at handang protektahan. And I'm sorry kung nagdesisyon na naman ako nang hindi mo na kita kinukonsidera. Pero kasi, wala na rin akong time. Kasi alam kong galit ka rin sa akin. Dahil sa tingin mo na niloko kita. Mahal na mahal kita. At kahit na minsan hindi ko yun magagawang gawin sa'yo. O ang kahit maisip man lang ay hindi sumagi sa isip ko. Dahil ikaw lang. Ikaw lang talaga ang lalaking mamahalin ko. At wala nang iba. Kaya ibinibigay ko na sa'yo ang kalayaan na nararapat para sa'yo, Luke. Kalayaan na magmahal ng tamang babae na mamahalin mo at mamahalin ka rin ng higit pa sa pagmamahal na ibinibigay ko. Yung babaeng hanggang sa dulo hindi kayo iiwanan ng manatili sa iyong tabi na hindi ko kayang gawin at hindi ko na magagawa pa. I love you, babe. Asawa ko. Hinding-hindi ka mawawala sa puso ko. Masaya na ako kung mawala man ako sa mundong to. At least kahit papano binigay ka pa rin sa akin ni God. Kahit hindi mo pa rin ako naaalala. Ang mahalaga, hinayaan niya pa rin akong makasama ka. I love you, Luke. Until we meet again, LD. Huling salitang narinig ko bago tuluyang naputol ang recorded message ni Lizelle. Na sa bawat bigas at bitaw ng mga salitang yun ay ramdam ko ang bigat ng emosyon nito o ang sakit na nararamdaman dahil sa panginginig ng boses na parabang nagpipigil sa pag-iyak at hanggang sa huli ay ipinapakita pa rin ang katatagan. Kahit sa kabila nun ay waring utay-utay na rin nauupos na parang kandila dahil sa hirap na kinakaharap nito. At sa pagkakataong yun, doon ko na naibuhos ang matinding sakit na aking nararamdaman sa aking puso na parabang hindi ko magawang tanggapin. Na hanggang sa huli, ako at ako pa rin ang iniisip nito. At kung anong mas makakabuti sa akin, na hindi nito iniisip na wala akong tanging hiniling kundi ang makasama siya hanggang sa huli. Na kahit hindi ko man lubusan pang maalala, pero pinapangarap ko na ang babaeng pag-aalayan ng lahat-lahat sa akin. Ang babaeng walang iba, kundi siya lamang. Ang babaeng aking pinakasalan. Pinunit ko ang annulment na pinirmahan ni Lizelle dahil hinding-hindi ko pagbibigyan o susundin ang kagustuhan nito. Hinding-hindi ko tatanggapin ang kalayaang ibinibigay nito. Dahil siya lang ang babaeng nararapat para sa akin.
Naramdaman ko ang marahang pagtapik ni Manang Silvia sa aking balikat na mababakas din sa mukha ng mga to ang puno ng simpatsya. Magpakatatag ka lang, iho. Alam ko namang mahal mo rin ang iyong asawa at alam kong malalagpasan niyo rin ang lahat ng to. Lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok. Basta manatili ka lang matatag at laging lumapit sa Panginoon. Mahinahong sabi ni Manang Silvia. Tumango naman ako. Pagkatapos ay tumayo ako at muling umakyat sa itaas. Dumiretso ako sa silid naming mag-asawa. At pagkapasok ko sa silid na yon, ay muli kong naalala ang lahat ng masasayang alaala namin ni Lisel sa silid na to. Na para bang paulit-ulit na umieko sa aking pandinig ang bawat paghalakhak nito. Ang masasayang kulitan namin. Ang bawat araw na maglalambing ito sa akin at ipapagawa ng kahit anong bagay na maisipan nito. Na kahit ayaw ko at labag sa aking kalooban ay ginagawa ko pa rin. Mapasaya ko lamang ito. Dahil laaminin kong sa bawat pagngiti at paghalakhak nito ay nagdudulot sa aking puso ng sobra-sobrang kaligayahan na hindi kayang pantayan ng kung ano paman. Nahiga ako sa kama at saka ko niyakap ng mahigpit ang una nito at hinayaan ko lamang ang aking mga luha na patuloy na umagos at lalo lamang dumaloy ang masaganang luha mula sa aking mga mata nang maalala ko ang mga panahong binaliwala ko to nang dahil lang sa aking galit sa isang bagay na walang katotohanan na nagawa ko patong batuhin ang flower vase na kahit ang pag-aasikaso nito sa akin ay binaliwala ko lang at ipinaramdam ko lang dito na para sa akin ay isa itong hangin na hindi ko nakikita na kahit ang kapeng tinimpla nito sa akin ay nagawa ko pang isaboy dito na pagkatapos kong gawin yun ay saka ko to tinalikuran. Pero aaminin kong nakaramdam din ako ng pag-aalala sa ginawa kong yun. Ngunit naaaninag pa rin sa akin nung araw na yun ang galit. Ang galit sa walang kwentang bagay. Kaya kinausap ko noon si Sarah. Napuntahan at i-check ang bahagi ng katawan nito na tinapunan ko ng kape. Sa mga alaalang yun ay lalo ko lang naramdaman ang matinding sakit sa aking puso na para bang hindi ko na kaya pa. Na para bang gusto ko nalang tumigil sa pagtibok ang puso. Kaya hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa hindi napapagod. Ah! Ah! Ang sakit! Ang sakit! I'm sorry, baby! I was wrong! I'm sorry! I'm so sorry! I'm sorry, baby! I was wrong! I'm sorry! Pagkatapos ay muli kong tinignan ang bracelet na suot ko ngayon. Yung bracelet na iniingatan ng aking asawa sa maraming taon na hanggang sa aming anak ay gusto pa rin itong ipasuot. Naramdaman kong bumukas ang pinto at bumunga doon si Sarah na makikita sa mga mata nito ang matinding awa. Sir Luke, tumawag po si Sir Miguel. Nasa ospital na rin daw po siya. Hihintay na lang daw po kayo roon, sabi ni Sarah. At hindi naman ako sumagot pa hanggang sa naramdaman ko na rin ang muli nitong paglabas. Ilang sandali pa muna akong nanatili sa ganoong tagpo bago nagdesisyong lumabas ng silid at tumungo sa kabilang silid kung saan mas pinili kong manatili noon kesa ang makasama't makatabi ang aking asawa sa iisang silid. Pagkapasok ko'y dumiretso ako agad sa closet at kumuha ng damit na pamalit. Nang matapos ay dumiretso na ako sa banyo upang mag-shower. Halos 30 minutes din akong naglagi sa loob ng banyo bago nagpa siyang lumabas. Pagkatapos kong magbihis ay dumiretso ako sa kama at saglit na naupo. Ngunit sa pag-upo kong yun ay naagaw ang aking pansin ng bagay na nakapatong sa ibabaw ng kama. Nakita ko ang picture frame kung saan nakalagay ang wedding picture naming mag-asawa. At sa ibabaw ng larawang yun ay nakapatong doon ang wedding ring ni Lisel. At sa muling pagkakataon ay para na namang sinasakal ang aking puso sa sakit na nararamdaman. Dahil talagang handa na nga itong pakawalan ako. Pero hindi nito naisip na hindi ako papayag at patuloy akong kakapit at hindi ako dapat bumitaw. At sa pagkakataong ito, ako naman ngayon ang lalaban. Lalaban ako para sa pagsasama namin. At hindi ako papayag na maghiwalay kami at mawala ng bisa ang aming kasal.
Mahal na mahal ko ang asawa ko. At walang dahilan para pumayag ako sa kagustuhan nito. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko para sa kanya. At ang aming kasal. Kasal na hindi lang dahil sa kagustuhan ng aming mga magulang. Kundi sa kagustuhan ng aking puso. Dahil wala rin naman talagang ibang babaeng hinahangad ang aking puso. Kundi ang aking asawa lamang. Ang babaeng aking pinakasalan. Si Lizelle lamang. Wala nang iba pa. Lumipas pang ilang sandali ay nagdesisyon na rin akong tumayo at lumabas ng silid para tumungo sa ospital kung saan nandoon ang aking asawa na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Nahalos walang oras na hindi ako dumadalangin sa Panginoon na sana'y magising na to at tuluyan ang gumaling. Pagbaba ko sa ibaba ay nakita ko si Manang Sylvia na nakatayo sa bukana ng kusina at may hawak itong isang bagay. Habang si Sarah naman ay nakatingin dito, habang tumutulo ang luha. Kusa namang humakbang ang aking mga paa, patungo sa kinaroroonan ng dalawa. Manang Sylvia, Sarah, tawag ko sa mga ito, at sabay naman ang naging paglingon ng dalawa sa akin. Ngunit, napatutok naman ang aking paningin sa hawak ni Manang Sylvia na scarf at apron. Inabot ko ang hawak nito, saka ko tiningnan. At sa pagkakataong yun ay naramdaman ko na naman ang pagkirot ng aking puso na pati ang aking mga luha ay nagbabadya na namang tumulo. Tumingala ako para mapigilan ng tuluyan ang pag-alpas ng aking mga luha. Pagkatapos ay muli akong tumungo at muling tiningnan ang dalawang bagay na hawak ko na kinuha ko kay Manang Sylvia. Nakita ko sa apron na pink na may nakabordang inisyal ng aking pangalan at may isa pang inisyal na hindi pa sa akin pamilyar, PL. Nawari namang napansin ni Sarah ang aking pagtataka. Kaya nagsalita na rin ito. Yan po ang pangalang gustong ipangalan ni Ma'am Lizelle sa baby niyo nung nalaman po namin nung huling check-up po niya na lalaki ang magiging anak niyo. At nagpadaan po si Ma'am Lizelle sa mall dahil may bibilin daw po. Binili po niya yung apron na yan at mga lulutuin daw po niya para raw po sa sorpresa niyang gagawin sa inyo. Para sa kasarian daw po ng inyong baby. Tapos nung pag-uwi po namin, nagluto po siya ng cake at ilang pagkain. Pagkatapos niya pong burdahan ang mga letra ng pangalan niyo ng baby, ang apron. At ito pong scarf na to ang suot ni Ma'am Lizelle noon. Naalala lang po namin ni Manang Sylvia ngayon dahil nakita po namin dito sa kusina. Yung dalawang bagay na yan na paboritong kulay ni Ma'am Lizelle. Pero nung araw pong yun, hindi na rin po kayo umuwi. Kaya kami na lang po ni Manang Sylvia at ni Mang Noel lang nagsalo-salo sa mga inihanda po niya na para po sana sa inyo. Umiiyak na sabi ni Sarah habang ako naman ay napahigpit ng hawak sa apron ng aking asawa kasabay ng ilang pagpatak na mga luha mula sa aking mga mata. What does PL mean? Mahina akong tanong. Prince Lucas po. Sagot naman ni Sarah. Fuck! Mura ko. Ngunit hindi dahil sa galit ako, kundi dahil sa katuwaang isinunod din ni Lizelle ang pangalan ng aming anak sa pangalan namin, na halos iisa din ang aming naisip. At yun din ang pangalang ibinigay ko sa aming anak nung inaasikaso ko na ang birth certificate nito. At ang ikinatawa pa ng aking puso ay iisa ang birthday nilang mag-ina. Dahil nung araw na inilabas ni Lizelle ang aming anak, ayun din ang kaarawan nito. Lalo lamang akong napahagulgol dahil sa nalaman kong yon mula kay Sarah. Naramdaman ko naman ang pagtapik sa aking balikat ni Manang Sylvia. Iho, alam ko naman na nauunawaan mo kung bakit yung nagawa ng asawa mo at sana sa kabila nung naging desisyon ng asawa mo ay huwag ka sanang magalit. Bagkus ay unawain mo na lamang. Ipinapaliwanag niya sa aming kanyang dahilan kung bakit yun ang naging desisyon niya. Mahal ka, iho, ng iyong asawa. At sobrang bait para unahin ang kapakanan ng iba kesa sa kapakanan niya. Mahinahong sabi ni Manang Sylvia na hindi ko naman nagawang magkomento pa dahil aminado naman talaga ako sa bagay na yun na sa sobrang bait ng aking asawa ay mas mahalaga pa rin dito ang kapakanan ng iba na ilang beses ko na rin yung naobserbahan noon pag magkasama kaming dalawa. Makalipas ang ilang minuto sa tagpong yon, ay nagpaalam na rin ako kina Manang Sylvia at Sarah dahil papunta pa ako ng ospital.
Ipinatabi ko na lang sa silid naming mag-asawa ang scarf nito at ang apron na binordahan nito ng pangalan naming mag-ama. Look! Ang anak ko! Si Princess! Umiiyak na sabi ni Mami Sheila nang sinalubong ako nito pagkapasok ko ng private room ng aking asawa. At dahil sa ganitong reaksyon ng aking binan, ay bigla akong ginagsa ng matinding kaba. What's going on? What happened to my wife? Kinakabahan kong tanong. She's in the ICU now because she had a seizure. Ang anak ko, no? Ang anak ko. Umiiyak na sabi ni Mami Sheila. Hindi ako agad nakakibo at agad akong binalot ng takot. Maya-maya ay nakita ko si Miguel na pumasok dito sa loob ng private room ni Lizelle. I'm sorry, but you need to decide now. Look, your decision. Lizelle needs to be taken abroad as soon as possible. She needed a second operation. At kung hindi agad maaagapan, baka hindi niya nakayanin. Malungkot na sabi ni Miguel, habang ako naman ay parang biglang tinakasan ng kaluluwa sa aking katawan. Dahil sa naramdaman ko ang lamig na bumalos sa aking katawan, kasabay ng pakiramdam na yun ay ang galit na aking nararamdaman. Dahil sa sinabi ni Miguel na baka hindi na kayanin ang asawa ko, kaya agad ko tong kinwelyuhan. Hindi mamamatay ang asawa ko! Alam ko yun! Kakayanin niya to! At malalagpasan! Dahil alam niyang hinihintay namin siya ng anak namin! At hindi ko kakayanin, Miguel! Hindi! Hindi! Mariin at malakas kong boses na sabi rito, habang utay-utay humahalugpos ang pagkakahawak ko sa welo nito, hanggang sa tuluyan na akong mapaluhod, kasabay ng aking pagkahagulgol. Naramdaman ko namang may tumapik sa aking balikat na hindi ko na inabala pang lingunin kung sinong bumawa nun, at nagpatuloy lang ako sa paghagulgol. I will do everything, Luke, for Lizelle. Be strong. Kalmadong sabi ni Miguel saka ito umalis sa aking harapan, habang ako naman ay inaalalayang tumayo ni Mom at Vince saka inaya papuntang ICU kung saan dinala ang aking asawa. Pumasok ako sa loob habang naiwan naman sa labas ang aking mga biyanan at mga bayaw. Nakatitig lang ako sa aking asawa na hanggang ngayon ay nananatili pa rin nakapikit ang mga mata. Nasa loob ng isang linggo ay hindi man lang to nagpakita ng response sa aming lahat sa tuwing aming kinakausap. Ang laki na nang ipinagbago ng itsura ng aking asawa. Ngunit sa kabila nun ay mababakas pa rin ang kagandahan nito. Hinawakan ko ang kaliwang kamay nito at muli kong isinuot ang wedding ring na hinubad nito at isinasaulis sa akin sa paraang hindi ko alam at wala akong alam na gusto na pala ako nitong palayain. Sabay-sabay na dumaloy ang aking mga luha sa aking pisngi habang isinusuot ko ang singsing dito. Pagkatapos ay dinala ko sa labi ko ang kamay nito, saka ko hinalikan ang likod na palad nito. Kasabay ng pagpikit ng aking mga mata, ang muli kong paghagulgol. Please, please wife, lumaban ka. Fight for me, baby, and for our child. Hindi ko kakayanin kung tuluyan mo na akong iiwan. Mahal na mahal kita, Lizelle. Noon pa man. And I'm sorry kung hindi ko man lang yun nasabi sa'yo. Dahil sa mga bagay na gumugulo sa aking isip. Pero ngayon, hindi ako magsasawang sabihin at iparamdam yun sa'yo. Ang totoo kong nararamdaman. Mahal na mahal kita, wife. Hindi ako papayag sa kalayaang sinasabi mo na nararapat para sa akin. Hindi ako bibitaw. At mananatili akong asawa mo. Dahil wala nang ibang babae, nararapat para sa akin. At ang hinahangad ng aking puso kundi, ikaw, ikaw lang. Ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa dulo. Ikaw lang, baby. Ikaw lang. Umiiyak kong sabi rito. Pagkatapos ay hinalikan ko to sa noo at hinaplos ang impis nitong mga pisngi. Subalit nang mapatingin ako sa mga mata nito, ay kitang-kita ko ang mga luhang pumatak mula sa mga mata nito. At ang mga luhang yon ang nagbigay sa akin ng pag-asa, ng panibagong pag-asa, na alam kong sa mga oras na to'y naririnig at nararamdaman ako nito, ang aking presensya.
Bumaba ang aking mukha at inilapit ko sa mukha nito. Saka ko ito hinilikan sa noo. Pagkatapos ay muli akong nagsalita. Please, fight for me, baby. For our love. Naghihintay ako. Kami ng anak natin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Lisel. Muli kong sabi rito, ngunit ang pag-asang aking naramdaman kani-kanina lang ay unti-unting nalulusaw dahil sa bilis ng pangyayari na aking nasaksihan. Tumunog ang monitor na nakakabit dito bilang senyalis na nagkaroon ng problema ang vital signs nito. Hanggang sa naglapitan ng mga nurse at di nagtagal ay lumapit na rin si Miguel. Habang ako naman ay inalalayan ng mga nurse palabas ng ICU. Ngunit hindi ako pumayag at nagpumiglas ako mula sa pagkakakapit ng mga ito sa akin. Ayaw kong iwan ang asawa ko at aaminin kong pag iniwan ko to ay baka tuluyan na nga itong mawala sa akin at tuluyan na nga akong iwanan. Itiwan niyo ako! Hindi ako aalis sa tabi ng asawa ko. Hindi ko siya iiwan. Dito lang ako. Bitawan niyo ako, sabi. Wife, please, lumaban ka, please. Lisel, lumaban ka. Hindi ko kakayanin. Baby, please, lumaban ka. Mahal na mahal kita. Sumisigaw kong sabi, kasabay ng aking paghagulgol. Ngunit wala na akong nagawa pa nang tuluyan na akong mailabas ng ilang mga nurse. At bago pa ako tuluyang makalabas ay narinig ko pang muli ang pagtunog ng monitor na konektado sa puso nito. At nang lingunin ko ang kinalalagyan ni Lisel at ng monitor, ay kitang-kita ko ang pag-flatline ng tibok ng puso nito sa monitor. At sa pagkakataong yon ay wari bang binuhusan ako ng nagyayelong tubig na ultimong aking puso ay pakiramdam ko ang sinasakal ng mahigpit dahil para bang hindi na ako makahinga dahil sa sakit na aking nararamdaman mula sa nasaksihan kong kalagayan ng aking asawa. Natauhan naman ako bigla nang marinig ko ang malakas na pag-iyak ng aking biyenang babae habang isinisigaw ang pangalan ng aking asawa. At mula sa aking pwesto ay kitang-kita kong tagpo kung paano nila isalba ang buhay ng aking asawa na sa ganoong tanawin ay para bang hindi ko kayang masaksihan. Muling umagos ang aking mga luha. Wife, please, fight for me. Naghihintay kami ng anak natin. Huwag ka naman sanang sumuko. Hindi ko kaya, Lisel. Please, baby, please. Mahina akong sabi, kasabay ng aking pag-iyak, habang nananatiling nakatutok ang aking paningin sa aking asawa. Napatuloy pa rin nire-revive. Naramdaman ko ang pagtapik ni Victor sa aking balikat. At nang lingunin ko, ay kitang-kita ko ang mga mata nitong punong-puno ng simpatsya. Hanggang sa muli akong bumaling ng tingin sa loob ay nakita kong tumigil na ang mga nurse at doktor kasama si Miguel sa pagre-revive sa aking asawa. Hanggang sa nakita kong tinatanggal na ng ilang mga nurse ang ilang aparatong nakakabit kay Lizelle. Nasa puntong yon, ay hindi ko na napigilan pang magwala dahil sa nakikita kong ganong tagpo ay hindi na nila nire-revive pa ang aking asawa. Kinalampag ko ng kinalampag ang pintuan ng ICU at pinipilit kong buksan dahil ang tanging nasa isip ko lamang ngayon ay malapitan ng aking asawa at mayakap ng mahigpit. Open this fucking door! I wanna see my wife! Damn it! Buksan niyong pinto! Ang ina naman, pakiusap! Miguel! Gusto kong makita ang asawa ko. Pakiusap! Ano ba? Buksan niyo to. Sumisigaw kong sabi habang kinakalampag ang pintuan ng ICU. At dahil sa matindi kong pag-iyak, ay halos nanlalabo na rin ang aking paningin. Nilapitan naman ako ni Vince at Victor at inawat na sa pagwawala. Saka inakay sa isang upuan at doon ako pinaupo. Habang kita ko naman ang aking mga magulang na umiiyak na rin sa kabilang side ng pintuan ng ICU. Habang si Mami Sheila naman ay patuloy pa rin sa pag-iyak habang yakap-yakap ni Daddy Vicente. Look, everything has a reason. At kung ano man ang dahilan yun, we need to accept it at saka tayo magpakatatag. Mahina at puno ng simpatsyang sabi ni Vince habang patuloy na tinatapik ang aking balikat.
Napayuko na lang ako habang magkasaklob ang aking mga kamao na nakatuon sa aking bibig. Napatuloy pa rin sa pag-agos ang masaganang luha sa aking mga mata. Sobrang sakit ng aking nararamdaman at walang kapantay ang sakit na yon, na tanging nahihiling ko na lang sa mga oras na to ay mamatay na lang din ako. Dahil hindi ko kaya at hindi ko kinakaya pa sa mga oras na to. Tumayo ako at saka ako humarap sa pader. Pagkatapos ay sinuntok ko ng sinuntok ang pader na yon para lamang maibsan ang sakit na nararamdaman ng aking puso, na halos doon ko na ibinubuhos ang bigat ng aking kalooban. Hanggang sa napagod ako ay dahan-dahan na lang napaupo, na parabang wala ako sa sarili, na nakatulala na lamang sa kawalan, na kahit ang mga magakong kamaong dumudugo ay hindi ko na inintindi pa. Dahil sa totoo lang ay wala pa ni kalahati ang sakit ng aking kamao sa sakit na nararamdaman ng aking puso. Umiyak lang ako ng umiyak at hinayaan ko na lang ang aking mga mata at ang sariling kung kailan titigil sa pag-iyak